Yon, time check tayo. Mag-aalauna na ata ng madaling araw. At ngayon, may gawa ako. Ayan, kung makikita nyo, ayan, papakita ko sa inyo oras ha. Ayan o, 12:51 na po ng madaling araw. Ngayon, nandito na ako sa morgue. Ayan o, alright. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung loob ng morgue. At ayun, ito, tinuturo ko na to. Yan yung mismong patay. O yan yung babalsamoy natin. Tinawag sa akin yung dumating na nasa loob ng morgue na to. Galing po ito ng Bilibid, galing ng kulungan. Bali, nung August 2 pa siya binawian ng buhay. Ayan, dito na ako sa loob ng morgue. Check natin kung ano yung kondisyon ng patay. Buksan mo. Ayan. Ayan, alright. Maitim na nga. Payat na payat na pala yan. Ano ba yung uod na? Uod dyan. Yan ang problema. Uod na yung galing ng Bilibid. Payat na payat lang yung dumating na to, kaya lang. Dahil din sa tagal, kaya nagkaroon na ng uod. At yun, ipapaliwanag ko sa inyo yung iba pang kondisyon ng patay dahil talagang tilingnan ko na ng buo. At ayun, sa mga hindi pa wala nakakakilala sa akin, ako po ay isang licensed embalmer, kaya ipinaliliwanag natin yung ganitong senaryo ng mga nagiging pasyente natin. Ito rin ay para sa karagdagang kaalaman ng iba. Ayun, ulit tayo. Dahil sa August 2 pa ito binabuhay, ayos naman yung karga niya. Maganda yung epekto ng formalin. Kaya lang, dahil sa tagal, dahil August 2 pa nga ito, yung kanang kamay niya, ganito yung itsura ng mga ilang buwan nang nakaligid si sementaryo. Natutuyo na yung mismong balat niya. Kita mo, magkaiba yung kaliwa sa kay kanan. Ganyan na nangyayari. Kaya, kung gusto nyong mas maintindihan, nakakita na kayo ng pusit na tuyo. Yung tuyong pusit na inuulam. Ngayon, ganun ang itsura ng kamay niya ngayon. Na merong mga amag. Tapos, yung sa may bandang hita niya, sa may malapit na sa may puson, ayun, naglabasan na yung mga uod. Yung iba na matay na nga, oh. Tapos, yung kamay niya, kanina may nakita ang uod sa may kaliwang kamay. Ito ang problema. Dahil sa sobrang tagal, yung labi niya, tuyong-tuyo na. Matigas na, hindi pa pinag-aabot yung mismong labi. O ngayon, paano mo pag-aabutin to? Oh my goodness! Ito yung trabahong may thrill. Pero kaya natin gawin ang paraan niya. Yun, tapos na natin ayusin yung pasyente natin na galing ng Bilibid. Bale, ito. Nasa loob na siya ng atangol. And tatakpan ko to yung parte na yan kasi hindi natin pwede ipakita. At ayun, medyo nahirapan lang tayo sa pag-aayos ng labi dahil nga sa tagal. Kahit kasi sabihin natin na preserve pa siya ng maayos, ang problema, kapag ganyan nakatagal, yung porn kasi lalong tinutuyo yung balat ng pasyente. Kaya sa katagalan, talagang lumulukot o napipipis yung parting labi na yan. Pero ayun, medyo pinataba natin konti, medyo nahabol, kaya lang talaga, hindi na maibabalik yung talagang itsura niya dati. At yun, sarana natin yung ataol para pupuhatin na lang nila pagdating ng mga tauhan. Alright. Ayan o. At yun, muli, maraming salamat sa panonood po ninyo. Ingat kayong palagi mga kamorge.